Bilang pagtugon sa marching order ni Governor Egay Tallado, ay sinimula na ng Provincial Health Office COVID-19 Vaccination Team ang pagsama sa pag-ikot na ngayon sa pandemya nitong Martes, Nobyembre 16, upang magbakuna sa mga residente ng mga barangay na pupuntahan nito sa bawat sulok ng lalawigan. Ayon kay Dr. Arnold Francisco, ang acting Provincial Health Officer ng Camarines Norte, ito ang napagkasunduan nila ng gobernador at ng mga opisyal ng Department of Health Bicol upang mas mapabilis ang pagkamit ng target na 440,000 na individual na kinakailangang mabakunahan sa lalawigan upang makantan ang herd immunity. Date of the vaccination natin, tinatarget po natin na 70% herd immunity is around 440,000 dito sa ating probinsya. Siguro tuloy-tuloy ang ating mga bakunahan araw-araw at na-experience kahapon, even yung inyong PHO ay pumupunta kasama ni Gob sa barangay para lang magbakuna. No? So siguro, today around mga 200,000 na po ang ating nabakunahan po. Dagdag ng doktor, nakatuwang ang mga rural health units na kung minsan ay hanggang gabi nagbabakuna at ang Philippine National Police ay patuloy ang kanilang vaccination drive maging sa mga araw ng Sabado at Linggo. Yes po, ang sabi ng mahal na gobernador, kapag ang aking schedule naman hindi hectic hindi ako kailangan dito sa aking opisina, lalabas po ako kasama ng aking team, yung kapulisan, para kami pumunta sa mga barangay. Paalala din ito sa publiko na huwag maging kumpiyansa kahit na bakunahan na ng COVID-19 vaccine at kahit patuloy ang pagbaba ng active cases sa Camarines Norte. Kinakailangan pa rin umanong sundin ang minimum public health standard sa panahong ito kahit patuloy na bumababa ang mga positibong kaso ng COVID-19 dito. Sa kasalukuyan ay may 219 active cases ang lalawigan. Dagdag pa ng acting PHO na umaasa siya at ang pamahalang panlalawigan sa pamamuno ni Governor Egay Tallado na makamit ang target na herd immunity sa lalong madaling panahon. Ang sabi ng ating mahal na gobernador, huwag na kayong mag-atubili, sapagkat even doon na mababa na po ang ating kaso dito sa ating province ng COVID, ng active case natin, huwag tayong masyadong confident, para huwag na tayong magbabakuna, Ang bakuna po, ang sinasabi namin, iyan po ay protection sa inyo na hindi kayo makakakuha ng moderate to severe cases of COVID. Kahit may bakuna po kayo, pwede po kayong magkaroon ng COVID. But then, kapag may bakuna kayo, may extra protection na kayo na hindi kayo pumunta doon sa moderate to severe cases na ang kuminsan, yun po yung sanhi ng ikakamatay natin. So, magpabakuna po tayo. Ngayon po ay pinapayagan na po ang 12 to 17. So, mula sa 12 years old hanggang pataas, binabakunahan na po natin. So, kaso lang, mayroon po tayong catch-up para doon sa 12 to 13 years old, yung measles, rubella, diphtheria, and toxoid. So, sinasabi namin, yung mga ganong edad, yung 12 to 13, pumunta muna kayo sa RHU nyo at doon magbabakuna ng catch-up. After 14 days, balik po kayo dito sa aming hospital at babakunahan namin kayo ng COVID sapagkat sapat po ang ating supply ng Pfizer's para doon sa mga pedia population natin. At may parating pa ako na Moderna para iturok din sa ating pedia population. At ibigay na natin yung Astra, Sinovac, Gamaleya doon sa ating adult population para yung mga pedia population natin ay mataas na rin ang bilang ng nababakunahan natin at makapasok na po sila sa kanilang face-to-face classes. Norge Abarca, PHTV News.